Now for today's video natin, papakita ko sa inyo yung pinakasimpleng paraan para sa maintenance na itong drain pump ng Whipcool P180, yung model niya. So first step, syempre, pwede nyo munang patayin itong unit, pwede rin hindi. No? Dito, may drain plug siya. Patayin nyo muna yung tubig na ito, wala kayo ng tabo para ma-drain siya. Ito kasi yung pinaka-drain plug. No? Yan. Pag naubos na yan, yan. Kahit hindi nyo, ano, kahit hindi nyo mura siya tanggalin to, ibaba nyo na agad yung pinaka-drain pump. Okay na, okay na nga. So, ang gagawin lang natin is, pwede nyo patayin muna yung unit, pero pwede rin hindi. Tatanggalin nyo lang to, yung pinaka-plug niya. Plug and play lang naman yan eh. Tapos ito, pinaka- out yung pinaka-output ng ano ng drain pump no, ito kasi. Tapos ito, ito yung pinaka-out nung aircon. Yan, tatanggalin niyo lang 'to. Yan. Okay, set aside muna 'yan. Yan. Okay mga ka-tech no, pagkababa niyo nito, madali lang naman siya tanggalin kasi kung may flat screw lang kayo, dito lang 'yan. Maaangat na 'yan. To. Yan. Okay. So makikita nyo no. Kung makikita nyo siya, halos napakalinis pa niya. Pero ilang week na 'to ginagamit. Tingnan nyo. Wala siyang jelly no. O yung alikabok na tumigas, parang naging jelly kasi nga naitatapon agad ni output papunta doon sa labas. Hindi katulad dati nung wala pang drain pump na ginagamit ng aircon. Yung jelly na tinatawag is naiiwan dito sa drain line. No? Hindi katulad ngayon, gumamit na si minamahal na customer ng drain pump, ng Whipcool. Yung jelly na tatapo na talaga dun sa labas. Kita nyo. So, diba? Ayun lang, yun lang yung paglilinis na ito. Uhugasan lang natin to. At itong pinaka-tray. Pinaka-tangke, no? Yun lang. Ah, linis, no? Ito, yung pinaka-filter. Ito lang din yung huhugasan natin kasi kung makikita nyo, eh, no? Naharang niya yung dumi. Pero hindi pa siya ganun ka-dumi talaga, eh. Bali, ang pinaka-maintenance kasi na ito is 3 months to 6 months. Yun ang pinaka-maintenance. Pero kung everyday nyo gagamitin, depende sa lugar ninyo. Kung ang lugar ninyo is tabing kalsada, sigurado, every month, kung masipag kayo, or every 2 months, lilinisin nyo na yung pinaka-drum na to. Itong pinaka-tangke ng drain pump, no? Kung naman, halimbawa, gusto nyo lang tanggalin yung maduming tubig dito, ito, i-unplug nyo lang to, tapos sahod nyo lang, i-unplug nyo lang, kasi lalabas naman dito yung tubig. So, yun yung, ano, kagandahan na itong Whipcool P180, no? Napakadali niyang i-maintenance. Other sa ibang brand, no? Sa X brand. Kasi nakagamit na talaga tayo ng mga other brand name matagal na panahon na, ilang taon na, dekada na, no? Yung drain pump kasi nila, wala na ito. Wala na ito, no? So, tapos wala rin yung pinaka-screen na filter, yung pinakita ko sa inyo kanina. Wala rin yun. So, ibang-iba talaga to pagka yung mga Whipcool brand na. Example yon yung paglilinis natin na yun. Kung example, madumi talaga siya, kailangan nyo siyang sabunin. Ayan. Sinalpak mo yan. Ayan. So, nakaseparate talaga yung pinaka-screen na naghihiwalay sa dumi at saka sa malinis. So, yun lang. About dito sa Whipcool brand, ano, ikakabit na lang natin ito uli. Kasi malinis naman na siya. Actually, ano na to? 3 weeks ba? Halos 3 weeks na ito ginamit. So, ganun lang. Kasi, ang ano na ito, malakas kasi siyang tumulak ng tubig. Kaya, ano eh, kaya hindi naiiwan yung mga jelly dun sa may pinaka-tanky niya. Yun yung advantage sa kanya, yun yung pinaganda. So, yun lang eh, babalik nyo lang ulit ito. Yung pinaka-output hose. Tsaka ito sa, galing sa aircon, babalik nyo lang. Tapos ito, ipa-plug nyo lang ulit.
Yan, tapos. So yun nga mga deck, no? Ibalik na natin yung plug, yung output hose, tsaka yung in, no? Itong in yung galing sa aircon. So ganun naka-easy, no? Ganun naka-easy siya i-maintenance. Like, not like sa other brand kasi. Marami na kasi tayo nagamit ng mga trade pump. So napaka hirap linisin yung mga yun kasi tatanggalin mo talaga siya ng buo. Kailangan huhugasan mo rin itong pinaka motor niya kasi niya kumaabot doon yung mga jelly, kumaabot doon tsaka nababasa rin. Ito kasi yung kinaibahan niya may separate. Yung screen para sa jelly, tapos tubig lang dito, naihigupin na ito para itapon niya doon sa labas yung tubig. So kung makikita niyo, no, actual yun mga katika, makikita niyo walang naiwang jelly doon sa may pinakatangke. As in, wala. Na itatapon niya kasi. Di ba yung mga ina-upload natin video, nakita niyo yung jelly sumasama. So yun na mga tik, no? Para dito sa Pipcool P180 Drain Pump Motor na napakaganda, maraming salamat. And then, para dito sa One Rotary, no? By One Rotary ko. Sa mga nagtatanong, rekta na lang po kayo sa One Rotary. Pwede nyo silang i-PM o tawagan. O kaya punta kayo sa mga branch na malapit sa inyo para pumili na itong Pipcool Drain Pump. Marami po silang klase. May mga maliliit. Meron pang condenser. Basta itong Pipcool na to, P180, pwede siya sa cassette, sa ceiling suspended, sa concealed type, mga ducting. Yung mga problema, yung mga ducting type, problema talaga yan sa drain pump kasi naglalagay ng mga secondary drain, no? So ito gamitin nyo. So yun lang mga tik, maraming salamat po. Pipcool by One Rotary.